Ilang araw nga po ang nakalipas mula nang mangyari ang gulo sa Miami Heat ay nagsalita na nga po dito ang kanilang dating superstar na si Dwayne Wade. Yan nga ang ating unang storya naman na pag-uusapan ngayon. Nasasabayan ko na rin ang balitang galit na rin si Russell Westbrook sa kanyang mga kakampi, at ang balitang gusto nang i-trade ni LeBron James ang lahat ng mga players ng Los Angeles Lakers. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, umpisan na natin to. Sa kabila nga po ng pagiging best team ng Miami Heat sa standings ng Eastern Conference ay marami rin naman nga po silang pinagdaraan ng problema ngayong season. Kagaya na lamang nga po ng nangyaring away o initan sa pagitan ni Jimmy Butler at ang kanilang head coach na si Coach Eric Spoelstra matapos magsunod-sunod ang kanilang mga pagkatalo noong nakaraang linggo. At makalipas rin naman nga po ang ilang araw mula nang mangyari ang ganitong klaseng insidente sa kanilang team ay nagsalita na rin naman nga po dito ang kanilang dating franchise superstar na si Dwayne Wade. Ayon nga po sa kanya, simula nga daw po nang mangyari ang gulo sa Miami Heat ay agad-agad nga po niyang tinext ang kanyang dating head coach na si Eric Spoelstra at sinabi nga nagsisimula na nga daw po niyang maramdaman ang kagustuhan ng kanilang team na makapasok sa playoffs. Pero kahit man nga po hindi nagustuhan ni Wade ang nangyari sa Miami, hindi rin naman nga po yun big deal, gayong natural rin naman nga daw pong mag-away-away o di magkaintindihan ang bawat miyembro ng pamilya. Nangyari na rin naman nga daw iyon kina Dwayne Wade at Coach Eric Spoelstra noon, pero madali rin naman nga nila itong naayos at mas lalo lamang nga pong tumataga ang kanilang relasyon. Kaya naniniwala nga po ang dating superstar ng Miami Heat na maayos ni Jimmy Butler at ni Coach Eric Spoelstra ang kanilang problema ngayon. Habang dumako naman tayo sa ating pangalawang storya na pag-uusapan dito sa balitang galit na si Russell Westbrook sa kanyang mga kakampi. Pagkatapos nga po ng matalo ulit ang Lakers kontra sa Dallas Mavericks ay hindi na nga po napigilan pa ng ilan sa kanilang mga players na magalit sa nangyayari ngayon sa kanilang koponan. At isa nga po dyan ay si Russell Westbrook na pagalit ng pinagsasabihan ang kanyang mga kakampi dahil sa malalamyan nilang ipinapakitang laruan. Medyo tumataas na nga daw po ang kanyang boses sa kanyang mga kakampi. Maapa-opensa man nga daw po ay depensa ay hindi malangas sila nakakasabay sa koponan ng Dallas Mavericks na siyang mismong rason bakit madali sila ditong natambakan. Kaya dahil nga dito ay nadadala na nga po si Russell Westbrook ng kanyang emosyon gayong wala man lang nga po siyang nagagawa upang manalo ang kanilang koponan. Samahan mo pa ng katotohanan na bubagsak na nga po sila sa ika-onseng pwesto sa standings ng Western Conference, kaya kahit sino man nga daw pong player ay mag-iinit ang ulo kapag nangyari ito. Bukod rin nga po dyan kay Russell Westbrook ay inamin rin naman nga po ni LeBron James na paubos na ang kanyang pasensya sa kanyang koponan na Los Angeles Lakers. Ayon nga po dito, hindi nga po niya siya natutuwa sa pinagagagawa ng kanilang team, at kapag napikon nga daw siya ay sigurado nga daw po na hindi nyo siya makikita nga nakangiti. Marami na rin naman nga po mga fans ang nagsasabi at nagsasuggest na kay LeBron James na kailangan niya nang i-trade ang lahat ng kanya makakampi. Maging ito man nga po ay sina Russell Westbrook at Anthony Davis, lalo pat wala na rin naman nga itong naiambag na maganda. Napakaliit na lamang nga po ng kanilang tsansa na makapasok pa sa playoffs, at kapag hindi pa nga sila manalo sa kanilang mga natitirang laban ay magiging napakaaga nga po ang kanilang bakasyon ngayong taon. At kapag nangyari nga ito ay mas makakapag-focus na nga po si LeBron James sa pag-trade ng kanyang makakampi. Magsisimula na rin naman nga po siya maghanap ngayon ng mga bagong player na pwede niyang kunin para maging parte ng bagong lineup ng Los Angeles Lakers. So that's it, mga idol, ang ating pangalawang video at latest na ating pinag-usapan ngayong araw na ito. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre, pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa NBA. Bisitahin, i-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page dahil meron din tayo mga NBA balita doon. Shoutout sa lahat ng laging nanonood dyan. Thanks for watching, mga idol.